isang buwatan ng pasto ng migrante. Ang dami sa'yo na. Nagtakarabo yung bayan kami kumabit pa punta Carbona. Nakarangang pumunta kami ng BCN. Pumunta kami ng PMN. Kasi pinag-usapan namin yung PMN, pakala kami dadaanak kami. Hindi lang ako baby. Ay, kinanda ko kayo, lumampas kami doon sa ano, pumunta Kao. Diretso pa rin kami punta Carbona. Ito parang malayo na. Tapos nagkwento siya doon sa ano, sa RFID. Pakika ako dadaan kami ng South. Pastor, maraming salamat. Maraming salamat po. Surprise ako, talagang ano. Siguro ito naman siguro yung pinakiantay siguro ng karamihan. Yung edad ko, talagang una sa natin pagkasalamat ako sa Panginoon na talagang blessing to. Kasi until now, okay pa rin naman ako. So, siguro nga blessing din Panginoon dahil alam ko hanggang luto siya lang ako papasok. Kasi retired na nga ako. Pero, nung Biyernes, kinugrats din ako nung aming tapunta takuan of the management. Congrats daw, na-accept ko daw yung extension ng trabaho. Pero hindi, ba't ako sumasagot? Pero na-accept ko na raw. So, siguro, isa rin yung siguro sa praise ng Panginoon kasi sa totoo lang, ang bawat naranasan ko sa akin, buhay ay talagang kung sino man siguro nakakaroon ng buhay ko, ay blessing talaga yung mga naranasan ko. Talagang, kung nasundan yung pagkabata ko, siguro talagang masasabi niyo na talagang napakalaking blessing na dito. Kung nauna, nagkaroon ako ng trabaho na kaya nga nasasabi nila na bakit mahal ko yung trabaho ko. Kasi nga, ito lang kasi yung nagbigay sa akin ng opportunity na makapagtrabaho bilang administrator sa isang kumpanya na alam naman, alam ko at alam din naman ng karamihan na hindi ako napakto sa trabahong yun. Pero naandun ako. Maniwala kayo siya hindi, ay talagang yung trabaho nyo kahit sa sarili ko, parang hindi ako karapat-dapat. Pero ikaw nga, sabi nga ni Pastor, kanina, lahat ng bagay ay napag-aaralan. So siguro yun na rin siguro yung blessing sa akin ng Panginoon na kahit kulang ako sa pinag-aralan, pero mas mataas naman ang pinag-aralan ng aming Panginoon. Muli, ano, maraming salamat sa mga katatayan na talagang nag-practice pa para na sa birthday ko ito. Ganun din sa board na nandito. Lahat ng membro ng New Church, maraming salamat po sa inyong lahat. At siguro, magtataka kayo bakit ganun na rin lang. Siguro yung tingin sa akin ng mga anak ko bilang magulang, ano sa mga apo. Siguro, dahil na rin siguro based on my experience siguro. Talagang binago ko lahat yung sistema ng buhay. Binago ko lahat yung naranasan ko mula sa pagkabata na binago ko sa mga anak ko, sa mga yung naranasan kong hirap mula sa magulang hanggang sa mga dinudong hindi ko pinakita yon sa mga sa pamilya ko. Binago ko lahat. Siguro, malaking bagay na rin siguro na may bigay sa akin ng Panginoon. Tutulang bago ko nakarating ng church, sabi ko may nagdaanan eh. Sa bungero ako, nadarama sa bungero. Akala ko kasi yung sabong eh. Ordinary na sa buhay eh. So, nag-iintin din ako pabisa-misa, pero hindi ko talaga may gino. At sa kaisa talaga, talamang din ako manindigan niyo. So, talagang, hindi ko siya ititigil. Pero siguro, blessing ng ating Panginoon, hindi na ako marunong manindigan niyo. Hindi na rin ako marunong magsabong. Hindi ko siya nandigil, pero bigla na lang nawala. Meron pa niwala, pero bigla na lang nawala. Dati nga, nag-charge ako, may tinali pa akong manok dyan eh. Sabi nga nung atang ko, ano mo pa yan pa? Amin na nakaw. Tinanggal talaga. Oo, nawala talaga. Naging isa na lang na nakaw pa. So sabi ko talaga, titigil ako dito. Ito na siguro yung ano sa akin ng Panginoon. Na, akala ko kasi, ano siya, part siya ng buhay ng tao, magsabong. Kala ko natural lang na talaga nagsasabong ka kasi nakagising ako sa mga ninono yun. Pero mali pala, sugal din pala talaga yun. So isa yun siguro sa binago sa akin ng Panginoon. Unang nagpapasalamat din ako sa Panginoon, sa member ng church, sa board, sa mga pastor na patuloy na nagtuturo sa akin kung paano ang lumabog. Sana huwag sila magbago na itulak ako sa papunta sa Panginoon. Siguro, naisip ko ngayon, paano kaya kung itilabay ko? Siguro, dami rin tama, no? siguro, hindi pa yan sa Panginoon. Maraming salamat sa inyo sa Panginoon. Yun lang po.